Bago tayo magsimula kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para wala kang mamiss na mga kwento. At kung magustuhan mo ang kwentong ito, ay pindutin mo na ang like button. Ayun lamang kabayan, at ngayon, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa tunay na karanasan ni Lolo Artemio na naganap taong 1963 sa probinsya ng Zamboanga del Norte. 20 anyos noon si Lolo Artemio at panghuhuli ng mga palaka ang kanyang trabaho upang makatulong sa gastusin sa kanilang pamilya. Pangalawa sa tatlong magkakapatid itong si Lolo Artemio. Pagtitinda ng gulay at mga palaka ang trabaho ng kanilang mga magulang. Noong mga panahong to ay hindi pa ganun kahirap ang buhay. Kumbaga, sapat naman ang kinikita ng mga ito sa pang-araw-araw na gastusin nila, maging sa pag-aaral noon ng bunsong kapatid ni na Lolo Artemio na si Conde. Ang panganay na kapatid naman nilang si Priscilla ay maagang nag-asawa at nagkapamilya, kaya naman maaga itong nawalay sa kanila. Gabi kong manguha ng palaka si Lolo Artemio. Teka, tawagin na lang natin siyang Artemio bilang 20 anyos pa lang naman siya ng mga panahong yun. Balik tayo sa kwento. Mga bandang alas 6 kung magpunta sa may ilog itong si Artemio para maglagay ng mga patibong na kanyang babalikan makalipas ang ilang oras para kuhanin ang mga palakang mahuhuli. Nang gabing yon ay nailatag na lahat ni Artemio ang lahat ng mga bitag at nagpa siya munang umuwi para maghapunan at bumalik makalipas ang 2 oras. Mahaba-habang lakaran din kasi ang kailangang gawin nitong si Artemio para makarating sa may ilog. Matapos ang hapunan nito kasama ang kanyang pamilya ay nagpaalam na si Artemio sa kanyang ama para balikan ang kanyang mga bitag upang kunin ang mga huling palaka rito. Bit-bit ang sulo at balde ay tinungo nito ang ilog na umubos ng nasa halos 1 oras na lakaran. Nang marating niya ito, ay hindi ito nag-aksaya ng oras at hinango lahat ng mga patibong na naglululan ng mga huling palaka. Tuwang-tuwa itong si Artemio dahil napakarami nitong huli ng gabing yon. Pakanta-kanta pa siya habang inilalagay sa balding malalim ang lahat ng mga nahuling palaka. May mga alimango pangang nahuli ang mga bitag. Masayang-masaya ito ng gabing yon hanggang sa may mapansin itong si Artemio na isang kubo na nakatirik sa kabilang ibayo ng ilog. Parang noon lang niya yon nakita. Napakadilim ron at parang walang katao-tao. Ang ipinagtataka nito ay parang hindi naman niya nakitang naroon yon ng mga oras na inilalatag pa lamang niya ang mga patibong sa mga palaka. Naguguluhan ito. Kaya minadali na lamang nito ang pagkuha sa mga huli at saka na nagpa siyang umuwi dahil alam niyang malaki ang magiging kita nila sa mga huling yun. Siguradong mag-uuwi ng ulam na karne ang kanyang mga magulang matapos maibenta ang mga yun. Kinabukasan ng hapon, tumungo ulit si Artemio sa ilog upang maglatag ng mga patibong. Medyo may liwanag pa nun, mga bandang 5:30 pa lamang. Doon niya malinaw na nakita ang kubo. Parang napakarupok ng pagkakagawa nun. Parang minadali ang pagkakagawa
At hindi na siya nagtaka dahil nakita niyang nakatanaw mula sa bintana ng kubo ang dalawang ubod ng tandang malamang ay mag-asawa. Sobrang tatanda na ng mga yun kung pagbabasihan ang kanilang mga itsura. Sobrang kulubot na ng balat ng mukha nun. Sobrang puti ng mga buhok at napakapayat ng mga pangangatawan. Blankong emosyon na nakatitig lang ang mga yun kay Artemio. Hanggang sa biglang isinara ng mga yun ang kanilang bintana nang mapansing nakatingin rin sa mga ito si Artemio. Kinagabihan makalipas ang ilang oras ay binalikan ni Artemio ang mga bitag na kanyang inilagay. Pero sa pagkakataong yun ay kasama na niya ang kanyang ama na may nakasukbit na itak at bit-bit na asin na nasa supot. Naikwento kasi ni Artemio ang kubo maging ang dalawang matandang nakita nito sa kabilang ibayo ng ilog. Kaya doon na nagkaroon ng masamang kutob ang kanyang ama. Pagdating sa ilog ay balot ng dilim ang kubo na matatanaw mula sa kanilang kinalalagyan. Nagbilin ang ama ni Artemio rito ng Temyong, ano man ang marinig mong ingay sa paligid ay huwag mong papansinin. At upagin mo lang ang pagkuha sa mga huli para makauwi tayo kaagad. Huwag na huwag ka na ring titingin pa sa kabilang ibayo ng ilog. Huwag ka na magtanong at gawin mo na lang ang lahat ng sinasabi ko. Sa bahay ko na ipapaliwanag. Sumunod si Artemio sa utos ng ama nito at minadali na ang pagkuha ng mga huling palaka. Papatapos na si Artemio sa kanyang ginagawa nang bigla nitong narinig ang ama na nagsalita ng Hindi kami nagpunta rito para manggulo. Kinukuha lang namin ang aming mga huli. Pero kung gusto nyo ng laban, ibibigay ko ang gusto nyo. Hindi ako natatakot sa inyo at sisiguraduhin kong mapapatay ko kayo. Maya-maya pa ay nakarinig si Artemio ng malalakas na pag-angil. Napakalakas nun at hindi yun ordinaryong pag-angil. Doon na hinugot ng kanyang ama ang dala nitong itak at itinarak ito sa lupa at tila nag-usal-usal ng kung ano-anong hindi nito maintindihan. Ilang sandali lang ay may sumugod na isang napakalaking baboy ramo sa ama ni Artemio. Nooy mabilis na hinugot ng kanyang ama ang itak na nakatarak sa lupa at iwinasiwas sa sumugod na baboy ramo. Tinamaan ng matanda ang baboy na pumutol sa isang tenga nito. Mabilis na nagtago ang baboy ramo sa may makakapal na talahiban na mabilis na hinabol ng matanda habang sinasabihan si Artemio na itigil na ang ginagawa at tumakbo na papasunod sa kanya. Nataranta itong si Artemio'ng sumunod sa kanyang ama hanggang sinalubong siya nito at sinabihang umuwi na sila kaagad dahil delikado na ang lugar na iyon. Pagdating ng bahay ay doon na ipinaliwanag ng kanyang ama ang lahat. Anito, aswang ang mga matandang nakita niya sa kabilang ibayo ng ilog. Nakumpirma raw ito ng kanyang ama nang pagdating nila sa ilog ay biglang uminit ang daladala nitong lana o langis na nasa botelya. Pahiwatig na may aswang sa malapit at doon na niya nakitang may isang napakalaking asong nakatayo sa labas ng kubo at nakatitig sa kanilang magtatay. Doon na niya binalaan ang mga ito at itinarak ang dala nitong itak sa lupa
na kanyang inorasyonan panlaban sa mga aswang. Doon lamang nalaman ni Artemio na may alam pala sa mga pangontra at panlaban sa mga aswang ang kanyang ama na naibahagi rito ng namayapa nitong tiyo. Dagdag pa nito, yung sumugod na baboy ramo ay isa lamang daw sa nga ng punong kahoy na inorasyonan ng mga aswang na yon dahil ng abutan at matagaraw yon ng kanyang ama sa talahiban, ay bigla na lang itong naging sangang patay. Sinabihan rin si Artemio ng kanyang ama na ayun na ang huling pagpunta niya sa ilog na yon. Tumulong na lang raw siya sa pagtitinda ng gulay at huwag nang kumuha pa ng mga palaka. Kinabukasan ay tumungo ang mag-ama sa kabilang ibayo ng ilog kung nasan ang kubo ng dalawang matanda. Walang habas na pinasok nila ang kubong yon. Hindi uminit ang lana ng tatay ni Artemio, kaya alam nitong wala na talaga sa paligid ang mga aswang na yon. Sinunog nila ang kubong yon at saka nilisan ang lugar. Ayun na ang huling beses na pumunta sa ilog na yon si Artemio. Tumulong na lang siya sa kanyang mga magulang sa pagtitinda ng gulay at hindi na muling humuli pa ng mga palaka matapos ang kanyang karanasan sa aswang na mga namataang tumira sa kabilang ibayo ng ilog. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa tunay na karanasan ni Lenny. Naganap ito taong 1991 sa lugar ng Apalit, Pampanga. Nang mga panahong to, ipinagbubuntis ni Lenny ang panganay na anak nila ni Resty. Nagtatrabaho noon sa Cavite si Resty at dalawang beses sa isang buwan lang kung umuwi. Si Lenny naman ay nakatira sa kanyang mga biyanang si Aling Mildred at Mang Nestor. Ima at Tatang ang tawag ni Lenny sa kanyang mga biyanan. Pagtitinda ng bibingka at ihaw-ihaw ang hanap buhay ni Aling Mildred at katulong niya rito si Lenny. Si Mang Nestor naman ay nasa Saudi pa ng mga panahong yun. Nag-iisang anak lang ng mag-asawa si Resty, kaya naman walang ibang magkasama kundi si Aling Mildred lang at Lenny. Ang matanda na rin ang umaalalay sa pagbubuntis ni Lenny habang nakadistino si Resty. Isang hapon habang nasa tindahan ang magbiyanan ay nagpaalam na magbabanyo muna si Aling Mildred at ibinilin muna kay Lenny ang kanilang tindahan. Wala naman ding masyadong bumibili noon, kaya hindi naman masyadong mabibigatan si Lenny magbantay mag-isa. Pagalis ni Aling Mildred ay may isang matandang napakabagal ang lakad sa di kalayuan ang papalapit sa tindahan nila Lenny. Nang malapit na ito, ay tinanong agad ni Lenny kung ano ang gustong bilhin ng matanda. Umiti lang ito, tsaka isa-isang tinanong kung magkano ang bawat paninda nila. Sa dami nun ay isa-isang sinabi ni Lenny ang mga presyo, ngunit wala man lang ni isang napiling bilhin ang matanda. Nagpasalamat na lang ito kay Lenny at para daw makabawi ay siya na lang ang magbibigay. Inabutan ng matanda si Lenny ng isang supot, sabay sabing, "Tikman mo, iya. Masarap yan na kakanin. Libre ko na yan sa'yo. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap niyan." Ayaw sanang kunin ni Lenny ang kakanin, ngunit nahiya ito nang ipagpilita ng matanda. Hindi raw kasi yun aalis kung di niya kukunin
ang ibinibigay nito. Kaya para matapos na, ay kinuha na lang niya yon at nagpasalamat. Pumirit pa umano ang matanda kay Lenny nang... Ang laki ng tiyan mo ah. Mukhang malusog yung bata sa loob niyan. Pambango pa. Pwede ko bang mahawakan yan, iya? Takma na nitong hahawakan ang tiyan ni Lenny nang biglang nakarinig si Lenny ng isang pambubulyaw. Boses yon ng kanyang ima Mildred. Pagkakita ng matanda ay dali-daling umalis ito at sinabihan si Lenny na kainin ang binigay nitong kakanin dahil napakasarap nun. Inabol pa umano ni Aling Mildred ang matanda. Ngunit katakatakang bumilis ang lakad nito ng papalayo. Tinuro pa ni Aling Mildred ang matanda at minura at sinabihang huwag na huwag nang babalik doon. Nagtaka si Lenny sa ginawa ng kanyang biyanan at nagtanong ito kung bakit ito galit na galit dun sa matanda. Naisip tuloy nito na baka kaaway ng kanyang biyanan ang matandang yon. Pagalit na sinagot ni Ima Mildred si Lenny nang... Anong binigay sa'yo nun? May binigay pa sa'yo? Inawakan ka ba? Anong ginawa sa'yo nun? Sagutin mo ko, Lenny, dilihan mo! Nataranta si Lenny at ipinakita ang nakasupot na kakaning ibinigay ng matanda. Sinamsam yon kaagad ni Ima Mildred at binuhusan ng gas tsaka sinunog. Nahawakan ka ba ng matandang yon? Yung tiyan mo, nahawakan ba? Muling pagtatanong ni Ima Mildred. Sinabi ni Lenning hindi siya nito nahawakan, lalo na ang kanyang tiyan, dahil sakto raw na dumating si Ima. Nakahinga ng maluwag ang kanyang biyanan at doon na nito ipinaliwanag kung bakit ganon ang kanyang ginawa sa matanda. Nung ipinagbubuntis daw kasi niya si Resty, ay nangyari na rin sa kanya ang ganon. May isang matandang huminto sa tapat ng kanilang bahay at may ibinigay na nakasupot na mais sa kanya. Nakakatakam daw ang itsura nun. Ngunit mabilis raw napansin ng kanyang biyanang babae na magkausap sila ng matanda at takmang hihipuin ang tiyan nito na kabuwana na. Pinagmumura raw ng kanyang biyanan ang matanda na napag-alamang isa palang aswang. Ilang gabi raw na may naririnig sila Ima Mildred na tila nagwawalis sa paligid ng kanilang bahay kapag sasapit na ang alas 9 ng gabi at ilang sandali lang nun ay may kakalampag na sa kanilang bubungan. Natigil lang daw ito nang nagsimulang magsiga ng mga sirang tsinelas sa bao ang kanyang biyanang lalaki. Kaya naman, mahigpit raw na ibinilin sa kanya ng kanyang mga magulang na maging alisto sa mga ganyong klase. Maraming hindi naniniwala, ngunit kung maranasan mo raw ito, ay tiyak na isa ka na rin sa mga magkukwento. Mabuti na ang handa. Bago sumapit ang dilim, ay nangalap na ng mga sirang tsinelas si Ima Mildred, tsaka humingi ng mga bao sa binibilhan nito ng kinudkod na nyog. At pagsapit ng dilim ay nagsiga na ito ng mga sirang tsinelas na inilagay sa bao. Gabi-gabing ginagawa yon ni Ima Mildred. Pag namamalengke rin ng umaga ay sinasama na niya si Lenny. At pag nararamdaman nitong gusto niyang gumamit ng banyo ay nagtatawag ito ng pwedeng sumamang magbantay ng tindahan kay Lenny. Palagi ring may baong nakasupot na asin si Lenny na nakaaspile sa kanyang bulsa. May mga bawang at asin din na nakapaligid sa kanilang tindahan. Isang gabi ay naubusan na ng sirang tsinelas si Ima Mildred. Wala na rin kasi itong makalap pa sa kanyang mga kapitbahay.
Kaya ang ginawa nito ay nagdagdag na lang ng asin na nakapaligid sa kanilang bahay at nagsabit ng mga bawang sa bawat pinto at bintana. Naghanda rin ng bagong hasang itak ito na kanyang inilagay sa ilalim ng higaan. Hindi rin niya hinahayaang humiwalay sa kanya si Lenny. Alaliman ng gabi at mahimbing nang natutulog ang magbiyanan nang makarinig si Lenny nang parang may kumukutkot sa bintanang kahoy. Pila-pilit itong sinusungkit para buksan. Punong-puno siya ng takot na ginising ang kanyang ina Mildred at mabilis na itinuro ang bintana. Bumangon ang matanda at hinugot ang itak sa ilalim ng higaan tsaka pinagmumura ang kumukutkot mula sa labas ng bintana. Maya-maya ay tila lumipat ito sa isang bintana malapit sa kung nasan sila. Mas lalo pang nagsisisigaw si Ma Mildred at matapang na pinagmumura ang nilalang na gumagambala sa kanila. Napakabaho ng amoy nun, parang bulok na isda ang umaalat sa hangin. Tinagataga ni Ima ang nakasarang bintanang kahoy pero halatang iniingatan niyang huwag masira yun. Marahil para lang maitaboy ang aswang na gumagambala sa kanila. Maya-maya ay nagsabi si Ima Mildred ng "Sinasabi ko na nga bang babalik kang matanda ka? Akala mo ba hindi ako nakahanda para mapatay ka? Sige, tignan natin ang pagsik mo sa gagawin ko." Matapang nabanta ni Ima Mildred. Umuha yun ng isang garapong asin at dumakot ng isang punong kamay. Tapos isinaboy sa maliit na siwang ng pagitan ng bubong at pader. Narinig nilang biglang tinalampag ng malakas ang bintana na halos magiba ito. Ngunit mabuti ay napakatibay ang pagkakagawa. Inulit ni Ima Mildred ang pagsaboy ng asin at doon na nila parehong narinig ni Lenny ang parang pagtakbo nun papalayo. Napayakap si Lenny sa kanyang Ima Mildred habang umiiyak. Sinabi ng kanyang biyanan na tawagan kinabukasan si Resty at pauwiin na. Kinabukasan ay ginawa nga ni Lenny ang pagpapauwi kay Resty. Ayaw sanang pumayag ng kanyang mister, ngunit para maiwasan ang ma-stress si Lenny, kaya pumayag na ito. Nagpaalam ito sa kanyang amo na mag-advance leave na muna para mabantayan ang kanyang asawa. Pinayagan naman ito sa kabutihang palad. Hindi na naulit ang pang-aaswang kay Lenny hanggang makapanganak ito. Ngunit sa mga unang buwan ng kanilang anak ni Resty ay may naririnig silang tila nagwawalis sa tapat ng kanilang bahay sa tuwing sasapit ang alas 9 ng gabi at pagsisilipin ay wala namang katao-tao ron. Ipinagpatuloy lang nila ang pagsaboy ng asin at pagsabit ng mga bawang. Makaraan ng ilang mga buwan pa ay tuluyan ng natigil ang paggambala sa kanila. Salamat kay Ima Mildred na laging may nakahandang asin at matalas na itak na handang-handa niyang hugutin oras na kailanganin nito. Hinding-hindi na nasilayan pa sa kanilang lugar ang minsang napadaan doon na isang matandang dayo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rockstar. Noon ay hindi ako paniwalain sa mga ibang nilalang na hindi natin batid na kasama natin sa mundong ating ginagalawan. Hanggang sa dumating ang araw na danasin ko
ang isang pangyayari sa aking buhay na nagpabago sa aking pananaw patungkol sa mga ganitong klase ng kwento. Kwento na aking ibabahagi sa inyo. Karaniwang disoras na kami ng gabi kung matulog ng aking kuya. Madalas, alas 11 ng gabi ay gising pa kami o kung minsan ay inaabot pa ng madaling araw. Gawa na rin siguro ng aking schedule sa trabaho na alas 3 hanggang alas 10 ng gabi. Pag-uwi ng bahay ay magpapahinga at kakain ng hapunan. Ganyan ang aking arawang gawain. Isang gabi pag-uwi ko galing trabaho ay inabutan ko ang aking kuya at inaya akong kumain. Walang pagdadalawang salita niya ay naupo na kagad ako sa mesa. Nakapwesto ako noon paharap sa bintana ng aming sala na kung saan sa kabilang banda nito ay ang aming terrace. Ang itsura nga pala ng aming bahay ay magkadikit ang kusina at sala. Wala itong dibisyon kung kaya may anggulo sa mesa na nakaharap sa may bintana ng sala na jalousie. At ayun ang pwesto ko ng mga oras na yon. Sa gilid ng sala ay may mga bintana rin maging sa gilid ng kusina na kapareho ng sa sala. Sa gilid naman ng bahay namin ay maaaring daanan ng aming mga kapitbahay na naninirahan sa katabing gilid at likod. Bukod dito ay napapalibutan din ng iba't ibang puno ang aming lugar. Elevated ng mga nasa isa't kalahating metro ang aming bahay mula sa lupa. Sa kalagitnaan ng aming pagkain ng kuya ko ay parehas naming narinig na parang may taong mula sa harapan ng aming bahay ang papunta sa likuran. Kita pa namin ang anino ng matangkad na tila isang lalaki. Hindi kasi namin yon makita ng malinaw, gawa ng nakasarado na ang lahat ng mga bintana noon. Hindi rin tumahol ang aming aso, kaya naisip naming baka kapitbahay namin yon na makikiraan lang. Makailang segundo pa lang ang lumipas ay napansin naming muli ang anino nito mula sa mga nakasaradong bintana. Mabagal na mula sa likod bahay ay bumalik ito sa harapan. Aming pinagmasdan ito ng aking kuya at pagdating nito sa harapan ng aming bahay ay huminto ito at dahan-dahang umakyat sa loob ng aming terrace. Tahimik na nagkatinginan kami ng aking kuya. Nakita kasi naming mula sa anino nito na tumatama sa nakasaradong bintana ng aming sala na marahan itong tumutok sa tapat ng pintuan ng aming sala. Naisip namin ng aking kuya na baka isa itong taong gustong pumasok o may kailangan lang sa amin. Inantay namin ang pagkatok nito at magsabi ng kanyang kailangan. Ngunit nagtaka kami nang bigla na lang itong marahang lumayo at tuluyang umalis sa tapat ng aming bahay. Bigla kong naalala ang aking bisikleta na nooy nasa labas ng bahay namin nakaparada. Kaya dali-dali akong tumakbo sa aming kwarto upang sumilip sa bintana na mabilis kong binuksan. Nag-aalalang baka manakaw ito ng lalaking umaaligid sa aming bahay. Nagbabakasakali na rin na makita ko kung sino man ang lalaking yon. Pagsilip ko sa bintana ay bumungad sa akin ang napakatahimik na labas. Walang katao-tao, ni kahit anumang kaluskos mula sa kung kanino man. Nagtataka man ay bumalik na lang ako sa aking pagkain kasama ang aking kuya. Pagbalik ko sa mesa ay tinanong ako nito kung ano ang nakita ko. Sinabi ko ritong wala akong nakita at wala namang nawala sa labas. Matapos kumain ay nagpahinga na kami. Makalipas ang tatlong araw,
Eksaktong alas 10 ng gabi na ako nag-out sa trabaho at nakarating ako sa lugar namin ng pasado alas 11 na ng gabi. Pagbaba ng tricycle ay kailangan kong lakarin ng paunti mula main road ng aming barangay hanggang sa mismong bahay namin. Nasa halos isang basketball court ang haba nito at paakyat ang itsura ng daan. Nang makababa ng tricycle ay nagtaka ako pagkat naaninag kong lahat ng ilaw sa bahay namin ay nakapatay. Sobrang dilim ng paligid na aking dadaanan. Biglang pumasok sa isip ko yung karanasan namin ng kuya ko nung nakaraang 3 araw. Nakaramdam ako ng matinding kaba kung kaya ang lakad ko papunta ng aming bahay ay tila patakbo na sa bilis. Nang malapit na ako sa aming bahay, ay katakatakang hindi ako sinalubong ng aking alagang aso. Bagkus ay tinahulan ako nito na may kasama pang pag-angil na tila ba ibang tao ang nasa kanyang harapan. Hinayaan ko na muna ang galit na galit kong aso at dumiretso na akong umakyat ng terrace namin para kumatok sa pintuan. Hindi pa man ako nakakapagsalita at nakakakatok ay nanindig ang aking mga balahibo nang biglang may narinig akong boses na nagsabi ng "Nay?" Salitang aking binabanggit sa tuwing kakatok ako ng pintuan upang pagbuksan ako ng aking nanay. Nanigas ang buo kong katawan dahil ang boses na aking narinig ay sobrang lalim na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Umakyat ang hilakbot mula sa aking talampakan hanggang ulo. Galit na galit pa rin akong tinatahulan ng aking alagang aso. Kinatok ko na ng sobrang lakas ang pintuan namin. Nagmamadaling nakikiusap na buksan ang pintuan. Ngunit sa tuwing magsasalita ako, ay sumasabay sa akin ang nakakatakot na boses na sinasambit ang mga eksaktong salita na lumalabas sa aking bibig. Hanggang sa bawat sigaw ko ng nay, ay ang nakakatakot na boses na lang ang aking naririnig at hindi ko na marinig ang aking sarili. Takot na takot man, ay sinubukan kong tumingin sa aking gilid at nakita ko sa aking tabi ang isang napakatangkad na nilalang. Kulay brown ang balat nito na parang nalulusaw at sobrang dilim ng mukha nito. Sa labis kong takot ay halos himatay na ako kung kaya mas binilisan at nilakasan ko pa ang pagkalampag sa aming pintuan. Nabuhayan ako nang sa wakas ay bumukas na ito. Dali-dali akong pumasok ng bahay at isinara ang pinto. Galit na galit pa akong nagreklamo sa kanila kung bakit hindi nila ako kaagad pinagbuksan ng pintuan. Napansin ko rin na kumpletong nasa aking harapan ang lahat ng aking kasama sa bahay. Lahat ay gising. Hanggang sa ipinaliwanag ng aking tatay kung bakit hindi nila kaagad binuksan ang pintuan. Ibang boses raw kasi ang kanilang naririnig na kumakatok. Hindi isang ordinaryong boses. Boses na sobrang laki at sobrang lalim na tila galing sa kailaliman ng lupa. Nakaramdam sila ng takot, lalo pa at malakas daw ang pagkalampag sa pintuan. Napagtanto lang daw nilang buksan nito nang silipin sa bintana ng aking tatay at nakita nitong ako ang kumakatok. Kitang-kita nila ang pamumutla at halos kulay bangkay ko na daw na mukha dahil sa labis na takot.
ikinuwento ko sa kanila ang aking naranasan at kanilang ginawa ang isang bagay na nararapat ng mga oras na yon. Ang pakalmahin ako. Magmula ng gabing yon ay hindi na kami nagpatay pa ng mga ilaw. Taimtim din akong nanalangin bago matulog. Awa ng Diyos ay nakatulog naman ako, dala na rin siguro ng pagod. Kinabukasan ay hindi muna ako pumasok sa trabaho, gawa nga ng takot na iniwan sa akin ng aking karanasang yon. Takot na baka maulit muli at ikapahamak ko na. Pinatawas din ako ng ate ko sa isang kilalang manggagamot sa aming lugar. Sinabi lang rito ng aking ate na may parang nananakot sa akin at nang simulan na akong tawasin nito ay laking gulat namin ng aking ate sa kanyang mga ipinaliwanag. Ayon rito ay may isang nilalang daw na nakatuwaan ako. Isang lamang lupa na ang itsura ay napakatangkad. May hahalin tulad sa matandang kahoy ang kulay ng balat nito at napakalaki ng mga mata. Tumugma ang mga paglalarawan nito sa nilalang na aking nakita. Mabuti na nga lang daw at yun lang ang ginawa nito sa akin. Pinayuhan ako ng manggagamot na magkatay ng manok pag-uwi, paduguin at ilibing ko raw ito sa likod ng aming bahay na siyang aking ginawa pag-uwi namin ng ate ko. Magmula noon ay hindi na muli pang nagparamdam sa akin ang sinasabing lamang lupa. Hindi na rin kami nagpapatay pa ng ilaw sa labas tuwing gabi. Nawa hindi na muling magparamdam pa ang nilalang na minsang di ko pinaniniwalaan. Ngunit siyang nagbigay ng matinding takot sa akin ng mga panahong sa paligid ng bahay namin ito ginawang mag. Paligid. Bago tayo magpatuloy sa kwento mga kabayan ay gusto ko lamang hingin ang inyong konting oras para pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi ka pa nakasubscribe. At ganun din kung hindi ka nag-i-skip ng mga ads ay maraming maraming salamat sa iyo kabayan. Ayun lamang. At ngayon, balik na tayo sa kwento. Hindi na bago sa atin ang makarinig ng mga kwento patungkol sa mga aswang. At hindi rin lingid sa atin na kahit gaano pa man kalakas o nakakatakot ang mga uri nila, ay mayroon pa ring mga pangontra laban sa mga ito at isa na dyan ang bawang. At ako ang isa sa mga magpapatunay kung gaano ka-epektibo ito. Magandang araw, Kuya Vong. Tawagin mo na lang akong Ingo. Edad 30 na. Sa totoo lang, wala talaga akong balak na ibahagi ang kwento kong ito noon. Pero noong nagsulputan ang mga horror story channel sa YouTube, ay napag-isip-isip kong baka may mga makaunawa na ng karanasan kong ito. At napadpad na nga ako sa inyong channel at dito ko ito naisipang ibahagi. 19 na taong gulang po ako noon at naninirahan ako sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Noong mga panahong yon ay wala po akong trabaho at wala akong ibang inatupag kundi magbarkada. Mula araw hanggang madaling araw, ayon din ang panahong may isang pamilyang bagong salta sa lugar namin. Nangupahan ang mga ito malapit lang din sa bahay namin. Sa lugar namin noon, kapag ganoong may bagong salta, ay talagang pinagtitinginan at pinag-uusapan. At doon ko nakilala ang kanilang anak na binata na si alias Jomar, edad 17. Bilang marunong din makisama si Jomar ay hindi ito nahirapang mapasali sa aming barkadahan. Doon na ay pinakilala ni Jomar ang kanyang pamilya. Bale lima sila sa bahay na yon. Ang kanyang amang si Mang Tony,
nanay niyang si Aling Sedes, lola nitong si Lola Sita at ang nag-iisang kapatid nito na si Lenlen, 13 taong gulang. Isa sa mga kaugalian naming magbabarkada noon ang makikain sa bahay ng aming mga barkada. Ito ang nakasanayan namin pati na rin ang bawat pamilya ng aming mga kaibigan. Maliban na lang syempre kay Jomar dahil nga bago lang namin itong nakasama at hindi pa naman ganun kakomportable sa amin ang pamilya nito. Lalong-lalo na si Aling Sedes na sa aming palagay ay hindi natutuwang napasama sa amin si Jomar. Malamang dahil palagi namin itong kasama sa galaan at inuumaga na ng uwi. Minsan ay tumatambay kami sa tapat ng tinitirahan nila Jomar. At sa madalas naming pagtambay doon ay may mga bagay na akong napansin. Una ay sobrang sama kong makatingin sa amin ni Aling Sedes. Sa totoo lang ay kinikilabutan ako sa tuwing makikita ko kung paano ito tumitig sa amin. Parang gigil na gigil ito sa amin. Sunod ay ang palaging pagsasara ng pintuan at mga bintana nito sa tuwing mangangamoy, naggigisa ng may bawang sa may kapitbahay nila. Ilang beses ko kasing napansin yun, kaya alam kong hindi yun nagkataon lang. At ang panghuli kong napansin ay ang madalas na pagsingaw ng malansang amoy mula sa bahay ni na Jomar. Ibang klase ang pagkalansa noon, parang laman loob na may pagkamaanta at matapang ang amoy. Basta mahirap ipaliwanag. Bilang kaibigan naman namin si Jomar, ay hindi ako nag-alangang magtanong sa kanya tungkol sa mga napansin ko. Paliwanag nito. Nako, ganun lang talaga si nanay makatitig. Tapos, kaya yung nagsasara ng bintana at pintuan pag nakakamoy ng ginigisang bawang, allergic kasi sa bawang yun. Sukang-suka siya sa amoy nun. Tsaka dun sa nangangamoy sa bahay, baka sa likod bahay yun. Dun kasi madalas maghanda ng pinamili si nanay tapos baka hindi ka agad nalilinis. Magpapasensya nyo na lang ang nanay ko ha. Ganun lang talaga yun. Pero mabait naman yun. Ika ni Jomar. Tumango na lang ako rito upang ipakitang nauunawaan ko na ang lahat. Ngunit may bagay na kakaiba kong nararamdaman. Napagtanto ko rin kasi na madalas mangyaring mangamoy mabaho sa kanila matapos tumitig ng masama sa amin ni Aling Sedes. Isa pa, ramdam kong may hindi sinasabi sa amin si Jomar. Hindi ako halos pinapatulog sa tuwing naaalala ko ang pagtitig ni Aling Sedes sa amin. Para itong galit na galit, kaya minabuti kong ako ang humanap ng mga kasagutan sa mga tanong na ayaw lubayan ng aking isip. Nagtanong ako sa aking Lola Esther kung ano ang mga posibleng paliwanag sa mga napansin ko sa bahay ni na Jomar. Konting ideya lang pala sa background ng Lola Esther ko. 80 plus na ang edad niya at matagal siyang nanirahan sa Zamboanga del Norte. Ayon kay Lola Esther, ay posibleng aswang ang taong aking tinutukoy. Pwedeng oo, pwedeng hindi. At mahirap mamaratang ng walang matibay na patunay. Nagtanong ako kay Lola Esther kung anong aking magandang gawin. Sinabi nitong umiwas ako sa aking kaibigang si Jomar. Huwag na huwag ko raw kakainin o iinumin ang anumang ialok ng mga ito sa akin. Hindi ako nakontento sa pag-iwas. Gusto ko talagang malaman kung aswang nga ba talaga ang pamilya ni Jomar. Binigyan ako ng babala ng lola na delikado ako kung makatunog ang mga ito sa aking ginagawa. Natatakot man ako pero gusto ko talagang makasiguro.
may isang maliit na boteng langis ang ibinigay sa akin ni Lola. Nakahalo sa langis ang tila mga ugat ng halaman at kung ano-ano pa. Lana raw ang tawag doon. Sa oras na may aswang raw na nasa malapit ay iinit ang langis noon at ang magiging init nito ay depende raw sa distansya ng aswang. Mas malapit ay mas iinit ito. Dala-dala ko ang langis kahit saan ako magpunta. Hanggang sa isang umaga ay nakasalubong ko sa kalsada si Jomar. Doon ko naisip na pagkakataon ko nang masubukan kung epektibo nga ba ang lanang ibinigay sa akin ni Lola at kung totoo man ang kanyang mga sinabi sa akin. Paglapit ni Jomar sa akin ay nakipag-apiran ka agad ito sa akin. Hindi ko nararamdamang umiinit ang lana. Kinapa ko pa nga ito ngunit wala talagang nagbago rito. Kahit konti ay hindi ito uminit. Naisip kong baka naman talaga totoo ang sinabi ni Jomar. Baka hindi naman talaga aswang ang mga ito. At ganun lang talaga ang ugali ng kanyang ina. Pero bakit ganun na lang ako gapangan ng kilabot sa tuwing napapatingin sa akin ang nanay nito? Nang hihinayang din ako sa samahan namin ni Jomar, kaya ayoko rin sanang iwasan nito. Mabait kasi talaga ang taong yon at wala akong masabi. Isang araw ay may kumalat na balita sa aming lugar. Natagpo ang patay raw ang mga nasa 3 manok na panabong ng isa naming kabarangay na si Mang Elmer. Wala raw mga lamang loob yon at wasak ang mga katawan. Umugong ang balita sa kung sino kaya ang may kagagawan nun. Naisip nila na baka naman may naiinggit o may kaaway itong si Mang Elmer. Ngunit lumipas pa ang ilang araw ay nabura ang ideyang may kaaway si Mang Elmer dahil 2 baboy ni Aling Saling ang natagpo ang patay. Wakwak ang tiyan ng mga ito at wala na ring mga lamang loob. Hanggang sa isang matanda sa lugar namin na tinatawag na Tatay Narsing ang nagsabing baka aswang ang may gawa nun. May mga nakinig ngunit marami ang pinagtawanan lang ang sinabi ng matanda. At isa sa mga yon ang aking mga magulang. Ngunit mas lalo pang naging mahiwaga ang lahat nang naulit ang mga pagpatay sa mga alagang hayop ng aming mga kabarangay. Hanggang sa isang araw ay nangyari ang isang bagay na hindi ko masabi kung ito ba ay nakatakdang mangyari o nagkataon lamang. Nautusan kasi ako ni nanay na bumili ng mga rekado sa palengke dahil masakit ang ulo nito at hindi makalabas para mamili. Nang pauwi na ako bit-bit ang mga pinamili ko sa palengke, ay hindi ko na malayang may butas ang plastik ng mga pinamili ko at biglang naglaglagan ang mga laman nito. At sa hindi ko sinasadya, ay naapakan ko ang isang bawang at saktong-sakto yon sa tapat ng bahay ni na Jomar. At kakatuwang saktong naron malapit sa bintana ng kanilang bahay ang nanay nito at nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Bigla na lang tila umangil ang nanay ni Jomar at tumakbo yon sa pinakaloob pa ng kanilang bahay. Yung pag-angil nun, parang asong nagbabanta na mga ngagat. Nakita ko ring sobrang sama ng tingin nun sa akin. Parang gigil na gigil at gusto kong atakihin. Parang asong may rabis.
Habang tinititigan ko ang nanay ni Jomar ay itinaas ko ang napitpit na bawang. Kitang-kita kong mas lalo yung nagalit sa akin na parang kung may pagkakataon ito ng mga oras na yon ay gustong-gusto ako nitong patayin. Doon ko naalala ang lana na bigay sa akin ng aking lola. Naalala kong hindi yun uminit kay Jomar, pero hindi ko pa yun nasubukang ilapit sa nanay nito. Mabilis kong dinampot lahat ng aking mga pinamili para umuwi ng bahay at kunin ang lana na bigay ng lola ko. Pagkakuha ko rito ay palihim akong pumunta sa likuran ng bahay ni na Jomar. Nagtanggal ako ng tsinelas para mas maging tahimik ang aking pagpunta roon. At nang papalapit na ako sa likurang bahay ng mga ito, ay doon unti-unti nang uminit ang lana. At nang nasa mismong likod bahay na ako ng mga ito, ay hindi ko na nakaya pang hawakan ito dahil kumulo na sa sobrang init ang langis na nasa loob ng botelya. At halos lumundag ang puso ko palabas ng dibdib nang marinig ko ang mga salitang, "Anong ginagawa mo rito, Ingo?" Matalim ang titig na pagtatanong ni Jomar na bigla na lang lumabas mula sa pintuan ng kanilang bahay. Jomar, wala pre. Wala, napadaan lang ako dito sa likuran nyo, may hinahanap kasi ako. Sige pre ha, wala naman dito yung hinahanap ko eh. Alis na ako, kita lang tayo mamaya. Mabado kong sagot rito. Sandali pre, nag-uusisa ka ba sa pamilya namin? Pahabol na tanong nito. Jomar, hindi naman sa ganon. Mamin ka na, Ingo. Kanina pa kita pinagmamasdan. Halika, lumayo tayo dito sa bahay namin at doon tayo mag-usap. Huwag dito. Mahinang sambit ni Jomar na pumutol sa aking pananalita. Lumayo kami ni Jomar sa bahay at nag-usap. Inamin ko kay Jomar ang aking ginawa. Ikinuwento ko rin ang dahilan kung bakit ako nagpursige sa ginawa ko. Yung mga namamatay na hayop, yung bawang na naapakan ko, pati yung naging reaksyon ng kanyang ina. Doon na inamin ni Jomar sa akin ang lahat. Ayon dito, normal na tao lamang ang buong pamilya nila. Hanggang sa umuwi ng Negros ang kanyang ina. Nang bumalik ito'y parang ibang tao na raw. Noong una'y nakakausap mo pa raw ito ng matino, hanggang inamin daw noon sa kanila na sa kanya isinalin ng kanyang lola ang pagkaaswang noon bago yun pumanaw. Hindi raw nito makontrol ang sarili ng mga oras na yon, kaya walang kahirap-hirap na isinalin yon ng kanyang lola sa kanya. Hanggang nang tumagal raw ay mas lalo nang naging iba ang kanyang ina. Ayaw na raw nito sa mga pagkain kanilang kinakain. Hilaw na karne ng hayop ang gusto nito at may pagkakataong hindi na nila ito malapitan dahil nagiging sobrang mainitin ang ulo nito. Isang dahilan na rin kaya umalis sila ng Maynila at piniling lumipat. Nakiusap rin si Jomar sa akin na kung maaari wala na sanang makaalam pa ng kanilang lihim. Nalungkot ako sa aking nalaman tungkol sa pamilya ni na Jomar. Naawa rin ako sa nanay nito at mas nang ibabaw sa akin ang pagkakaibigan namin kesa sa husgahan ng kanilang pamilya. Nangako ako kay Jomar na walang makakaalam ng sikretong ibinahagi nito sa akin. At nangako rin ako ritong walang magbabago sa aming samahan. At least ay mas mauunawaan ko na ang kalagayan ng kanyang ina. Isang linggong lumipas, bigla na lamang nawala ng tao sa tinitirhan nila Jomar. Ang akala ko,
Umalis lang saglit ang mga ito at may pinuntahan. Pero lumipas ang ilang araw, ay ibang mga tao na ang nakita kong tumira doon. Tuluyan na ngang umalis sila Jomar. Wala na akong contact pa kay Jomar. Kahit sa Facebook ay hindi ko mahanap ang profile nito. Kaya kung nakikinig ka man, Jomar, sana ay magkaroon muli ako ng komunikasyon sa iyo. Ibinahagi ko ang kwentong ito para maging daan para makakonekta ulit sa iyo. Sana'y nasa maayos kayong kalagayan ng pamilya mo. Nagmamahal, Ingo. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa tunay na karanasan ng ating sharer na itago na lang natin sa pangalang Benjo. Hiniling ni Benjo na huwag nang banggitin pa ang lugar ng pinangyarihan. At ito ay naganap taong 2009. Bago tayo dumako sa kwento, ay nais ko kayong bigyan ng ideya sa background nitong si Benjo. Dati itong kawatan na gumagamit ng droga sa kanilang biktima upang manipulahin ang kamalayan ng mga ito. Ang kanilang paraan ay inilalagay nila yun sa isang tuwalya o bimpo. Tapos, kunwari ay magtatanong sa taong kanilang bibiktimahin, tsaka iwawagayway sa harapan ng kanilang biktima ang tuwalya habang kinakausap nila to. Hanggang ilang segundo lang ay makakaramdam ito ng pagkahilo at tila mawawala ng kontrol sa kanilang isip ang biktima at kalaunay susundin ang mga sasabihin ni Benjo. Isa ito sa mga pamamaraan ng mga kilala natin sa bansag na budol-budol gang. Mag-ingat ang lahat. Kabilang noon si Benjo sa isang grupo na may ganitong pamamaraan. Napakarami ng nabiktima ng mga to. Pag nanakaw ang kanilang pakay, isipin nyo ah, nauutusan nila ang tao na mag-withdraw ng pera at ibibigay ito sa kanila. Tapos, uutusan nilang maglakad papalayo ang kanilang biktima na matatauhan na lang kapag ito ay nakalayo na. Hanggang dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari ni Benjo na magpapahinto sa kanya sa ganitong gawain. Isang hapon yun at may namataang isang babae si Benjo. Mga nasa edad 40 pataas yun sa kanyang pantsa. Nakita niya yon na nanggaling sa isang bangko. May suot itong mga tila mamahaling mga alahas. Nilapitan yon ni Benjo at kunwaring nagtanong kung anong oras na. Sinagot naman ito ng babae na alas 3:40 na ng hapon. Patuloy itong sinundan ni Benjo habang naglalakad at muling nagtanong sa ali kung saan ang sakayan papunta sa isang lugar na hindi na lamang babanggitin. Hanggang makarating sila sa isang lugar na hindi na masyadong matao. Doon na inilabas ni Benjo ang tuwalyang nakabulsa sa likod ng kanyang pantalon. Iwinagayway niya yon sa babaeng nasa kanyang harapan habang sinasabi ang mga salitang, "Makinig ka sa akin. Napakabait mong tao at matulungin ka. Naiintindihan mo?" Ngunit nagulat si Benjo sa naging pagtugon ng ali. Tinitigan siya nito ng ubod ng talim. Ngumiti ng pagkalapad-lapad. Bahagyang tumulo ang laway nito at humalo sa hangin ang isang napakatinding amoy na nagpabaligtad sa sikmura ni Benjo. Mas kinilabutan pa ito nang magsalita ang alinang, "Sinusubukan mo kong gamitan yung dala mo? Hindi yan uubra sa akin. Nagkamali ka ng napiling biktima rin. Ngayon, ikaw ang magiging biktima ko."
Hindi na makapagsalita pa si Benjo, lalo pa nang napatingin ito sa mga mata ng Ali na nasa kanyang harapan. Nakita nitong naging kulay dilaw na tila mga mata ng pusa ang mga mata nito, at hindi pa doon natatapos dahil nakita rin niyang nakabaligtad ang kanyang refleksyon sa mga mata ng Ali na nooy tila nag-iiba ang anyo sa kanyang paningin. Nakita niyang sobrang kumapal ang kilay nun at humaba ang mga ngipin. Lumapad rin ang bibig nito at naging sobrang putla ng balat. Nagulat pa ito nang biglang pisilin ng babae ang kaliwang braso ni Benjo. Hindi ito makakilos at sobrang nanginginig ito sa labis na takot. Pakiramdam niya ay papanawan na siya ng ulirat. Hanggang sa idiniin ng Ali ang kanyang hinlalaki sa brasong pisil-pisil nito. Naramdaman at nakita ni Benjo na gumaon ito, ngunit walang dugong lumabas mula rito. Nakita niyang nabutas ang kanyang kaliwang braso at sobrang sakit nun. Hanggang hinila siya ng Ali sa likuran ng isang lumang gusali na kung saan walang sino mang tao ang naroon. Sa paglalarawan ni Benjo, napakalakas raw ng Ali. Isipin nyo, malaking lalaki itong si Benjo. Maliit at payat lamang yung Ali, pero nagawa siyang kaladkarin noon ng walang kahirap-hirap gamit lamang ang isang kamay. Sobrang baho ng amoy ng Ali na labis na nagpahilo at nagpahina kay Benjo. Nawawala na ito ng pag-asa dahil parang sobrang lakas ng Ali kumpara sa kanya na tila nawalan na ng lakas. Mas nakaramdam pa ng panghihina itong si Benjo nang marinig nitong magsabi ang Ali ng "Puso at patay mo ang kailangan ko sa'yo. Walang makakarinig o makakakita sa'yo rito." Nakakakilabot na pananalita nito. Bigla na lang umagos ang luha mula sa mga mata ng lalaki na nawawalan na ng pag-asa. Hindi na ito makakilos pa. Kinalmot ng Ali gamit ang mga napakahahaba at napakatulis na mga kuko nito sa tagiliran ang walang kalaban-labang lalaki. Gusto nitong sumigaw sa labis na sakit, ngunit tila may nakabara sa lalamunan nito. Nakita rin niyang umagos ang masaganang dugo mula sa kanyang sugat. Bago pa man tuluyang mawala ng malay si Benjo, ay nanalangin ito sa unang pagkakataon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Humingi ito ng kapatawaran at humiling ng isa pang pagkakataon para mabuhay at mamuhay ng nasa tama. Nakita niyang ngumanga na tila kakagatin na siya ng Ali na isa palang aswang. Hindi normal ang lapad ng pagnganga nito. Sa paglalarawan ni Benjo ay para itong isang buwaya na kayang kagatin ng buo ang kanyang ulo. Umikit na lamang si Benjo at tinanggap ang kanyang kapalaran. At sa huling pagkakataon ay nagsabi ito ng "Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin." Hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang taong grasa ang lumapit sa kanila at nagsabi ng "Hoy, akin yan! Pwesto ko yan! Umalis kayo dyan! Papaluin ko kayo!" Ika nito. Napalingon dito si Benjo at nakita niyang may hawak-hawak itong isang sanga na tila may mga maliliit na tinik. Narinig rin ni Benjo na umangil ang aswang na mahigpit na nakahawak sa kanyang magkabilang braso. Hanggang sa nagulat si Benjo sa sumunod na nangyari.
Sinugod sila ng taong grasa at akmang hahampasin ang ali na mabilis na binitiwan si Benjo at sobrang bilis na tumakbo papalayo. Parang isang pusang binugaw sa sobrang bilis ng pagtakbo nito. Napaluhod si Benjo ng bitiwan ng ali na hinabol ng taong grasa. Ngunit kinabahan si Benjo nang makita niyang bumalik ang taong grasa para siya naman ang hambalusin ng dala nitong sanga na hindi niya malaman kung anong klaseng halaman. Tumayo ito ng mabilis at tarantang sinabi sa taong grasa na huminto na at aalis na siya. Bibigyan niya raw ito ng pambili ng pagkain. Tumigil naman ang taong grasa. Dinukot ni Benjo lahat ng perang nasa kanyang bulsa at ibinigay lahat sa taong grasa. At sa labis nitong pasasalamat ay niyakap pa niya ang taong grasa. Di hamak naman daw na mas okay ang amoy nito kesa sa amoy ng alingasaw ng aling aswang na muntikan ng pumatay sa kanya. Laking pasasalamat ni Benjo sa pagdating ng taong grasa, ngunit mas higit ang naging pasasalamat niya sa pagliligtas ng Diyos sa kanya. Doon na ipinangako ni Benjo sa Diyos at sa kanyang sarili na sisimulan na nito ang panibagong buhay at tatalikuran na ang kanyang masamang gawa. Umuwi ito upang gamutin ang kanyang mga sugat na hindi rin naman nagtagal at naghilom. Ginamitan niya ito ng dinikdik na malunggay na nilagyan ng langis at ilang araw lang ay naghilom ang mga ito. Sa ngayon ay nagtatrabaho bilang isang mekaniko sa isang talyer si Benjo. Tuluyan nang nagbago ang pamumuhay nito dahil ayaw na niyang danasin pang muli ang isang pangyayari na kamuntikan ng kumuha ng kanyang buhay nang minsang nagkataong ang kanya palang binudol ay isang aswang. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa tunay na karanasan ni Vince, hindi niya tunay na pangalan, at naganap taong 2015. Hiniling ni Vince na huwag nang banggitin ang lugar ng pinangyarihan. Bata pa lamang daw si Vince ay alam na ng kanyang lolo Erning na mayroon itong gabay. Sa mga hindi pamilyar, ang gabay ay yung nilalang na kumbaga pumoprotekta o nagbabantay sa ginagabayan nito. Isang malakas na uri raw ng engkanto ang gabay nito at makailang beses na raw nila yung nasubukan. Maraming beses na raw nitong pinrotektahan at ipinagtanggol si Vince. Isang halimbawa na lang daw ay noong nasa elementarya ito nang minsang aksidenteng nalaglag ang ceiling fan na akmang babagsak sa kinauupuan ni Vince. Pero nakapagtatakang lumihis raw yon na parang may tumulak palihis papunta sa kinauupuan nito. Isang halimbawa pa ay nang nasa high school na si Vince at minsan siyang napagtripan ng isang grupo ng mga kabataan isang gabing pauwi ito mag-isa. Akmang sasapakin raw si Vince ng isa sa mga ito nang biglang nagulat sila sa biglang pagtilapon ng binatang sasapak sa kanya at nakita raw ng mga yun na may isang malaking tila anino ng halimaw ang nasa likuran ni Vince, kaya nagtatakbo ang mga yun habang sinisigaw ang salitang halimaw. Hanggang nang nasa hustong gulang na ito ay ipinagtapat ng kanyang lolo sa kanyang meron siyang isang gabay na pumoprotekta sa kanya. Hindi na nagulat si Vince dahil sa madalas niyang may tila nagliligtas sa kanya sa kapahamakan. Ayon sa kanyang lolo,
Mabuting nila lang daw ang engkantong gabay ni Vince. Kaso nga lang, ay sobra daw ang pagprotekta nito sa kanya. Kaya mag-ingat pa rin daw ito. Dahil maaaring may mga mapahamak dahil sa labis na pagprotekta ng kanyang gabay. Noon ay palagi na rin may kinakausap si Vince na hindi naman niya nakikita. Tila kinakausap ang hangin, ngunit wala namang sumasagot. Naging kampante itong si Vince sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay dahil batid niyang walang sino man ang makakagalaw rito o makakapanakit dahil nga meron siyang gabay na labis ang pagprotekta sa kanya. Taong 2015, napasali si Vince sa isang networking company. Dito ay mas na-develop ang mindset, skills, pati ang social life nitong si Vince. Ang dating mahiyaing Vince ay naging isang mahusay na tagapagsalita na. Naging sobrang abala ito sa kanyang ginagawang negosyo hanggang tuluyan ang nabago ang lahat sa kanya. Ang dating palaging nakikipag-usap sa kanyang gabay ay tuluyan ang nawala ng oras. Ganun pa man, ay alam niyang patuloy lamang siyang pinoprotektahan ng kanyang gabay. Hanggang dumating ang isang pangyayaring hinding-hindi malilimutan ni Vince. Isang maladiktador kasi ang upline nitong si Vince sa kanyang networking business. Ang upline ay ito yung mas ahead sa iyo, kumbaga isa ka sa mga member under ng kanilang organization. Ang upline ni Vince noon na itago na lang natin sa pangalang Ian ay may istilong kung ano ang kanyang sabihin ay hindi sila pwedeng umangal. Nag-organisa ng isang meeting ito sa isang inarkilang venue na parang bahay. Kumbaga, meeting pagkatapos ay inuman at kwentuhan para sa buong grupo. Late nang dumating itong si Vince dahil wala pa naman itong sariling sasakyan. Commute lang at na-traffic pa. Pagdating ay napagsabihan ito ni Ian ng "Anak naman ng kambing Vince! Halos isang oras kang late sa oras ng napag-usapan. Kailan ka ba magiging responsable? Nakakahiya sa buong team mo. Ang aga-aga nilang dumating tapos ikaw ano? Late? Tapos sorry na naman? Vince naman! Kaya di lumalaki organization mo eh." Paninermon ng kanyang upline sa harapan ng buong grupo. Humingi na lang ito ng dispensa sa pagdating nito ng late. Tsaka na nila sinimula ng meeting. Sa kanilang meeting ay tila napakainit ng dugo nitong si Ian kay Vince. Palaging siya ang binabanggit sa kalagitnaan ng pagpupulong. Nanliliit ng todo itong si Vince na parang sobrang hiyang-hiya sa mga sinasabi ng kanyang upline. Hindi kinaya ni Vince ang kahihiyan at nagpaalam itong pupunta muna ng banyo. Nagkulong ito doon at ibinuhos ng tahimik ang lahat ng sama ng loob sa mga pinagsasabi ni Ian tungkol sa kanya. Umiyak ito ng todo sa labis na bigat ng kalooban. Hindi nito batid ang mga susunod na mangyayari. Habang patuloy na nagsasalita si Ian at patuloy lang sa pakikinig ang mga naroon, ay nagulat sila kasi bigla raw nag-blurred ng mabilisan ang mukha nitong si Ian. Akala ng iba ay sila lang ang nakapansin. Ngunit napag-alaman daw nilang halos lahat sila ay napansin ay yung biglang paglabo ng mukha ni Ian ng mabilisan. Maya-maya lang ay biglang nawalan ng kuryente sa loob ng bahay. Nakapagtataka daw kasi sa labas ay may ilaw, tanging sa loob lang daw ng bahay wala. Hanggang sa nakarinig sila ng isang malakas na pagsigaw. Nataranta ang lahat at sinindihan ang mga flashlight ng panika nilang mga cellphone. Doon biglang sumindi na ang mga ilaw at bumalik ang kuryente.
Pagbalik ng liwanag sa loob ng bahay, ay nakita nilang akma ng ibabalibag ni Vince ang hawak-hawak nitong baso ng alak at nakaasinta iyon sa isang sulok ng bahay. Mabilis na inawat ito ng isa sa mga naroon na si Ronald. Tinanong nila kung anong problema. Tila wala sa sarili si Ian at sinabi nito sa kanilang pagkawala ng kuryente ay itinuloy niya ang pag-inom ng alak sa kanyang baso at nagulat siya dahil yung alak na kanyang iniinom ay biglang naging lasang dugo. Kaya ito napasigaw at nang naitama niya ang kanyang mga mata sa napakadilim na sulok ay kanyang nakita roon ang isang pares ng mga nagbabagang mga mata at nakarinig rin siya nang parang pinagtatawanan siya nito. Nagtinginan ang lahat sa sinabi ni Ian hanggang sa lumabas na nga ng banyo si Vince at doon niya nabalitaan ang nangyari kay Ian. Karamihan man sa mga taong naroon ay hindi naniniwala sa sinabi ni Ian dahil iniisip nilang dala lang yun ang nakainom ito. Ngunit naniniwala si Vince na totoo ang sinasabi ng kanyang upline. Kaya bumulong sa hangin itong si Vince at nagsabi ng, "Tama na. Huwag mo na siyang gagalawin. Pabayaan na natin siya." Overnight ang original na plano ni Ian. Kaso nagpaalam ito sa kanyang mga miyembro na uuwi na lamang siya. Iiwanan niya na lang daw ang mga ito at mag-enjoy na lamang sa venue nila. Makalipas ang ilang linggo ay napansin ni Vince na tila namayat at tumamlay si Ian. Madalas rin itong wala sa kanilang mga events at meetings. Hanggang isang araw ay ipinagtapat ng misis nito ang kalagayan ni Ian. Anito, madalas raw natulala si Ian. Walang ganang kumain at palaging parang may kinatatakutan sa madilim. Naisip nitong baka sobrang stress ng mister kaya pinagpahinga muna niya ito. Hanggang imbes na mas bumuti ay tila walang improvement sa kondisyon nito. Hanggang sa nagpa siya itong si Vince na lumapit sa isang albularyo upang humingi ng tulong para makausap ang kanyang gabay kung ito nga ang may gawa ng nararanasan ni Ian. Sinabi ng manggagamot na kailangang maidala nila sa kanya si Ian kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras itong si Vince at inumbinsi ang asawa ni Ian na dalhin ito sa manggagamot. Dala ng pagiging desperado na sa kalagayan ni Ian na hindi rin malutas ng doktor ay madali nila itong dinala sa manggagamot na iyon. Nang mapasapi ng albularyo ang nagpapahirap kay Ian ay tinanong nito kung anong klaseng nilalang siya. Nagulat itong si Vince dahil sinabi ng nakasapi na hindi raw siya ang gabay ni Vince. May nagpaulam raw kay Ian at binayaran siya ng malaki. Ang dahilan, may naagrabyado raw ito. Mayroon siyang nakaalitan na dati na niyang kakilala. Sobrang yumabang raw kasi si Ian at hindi na marunong magdahan-dahan at magpasensya. Kaya raw siya binalikan sa ganoong paraan. Hiniling ng manggagamot na sabihin ng nakasapi kung sino ang nag-utos rito. Ngunit humiling itong ibulong na lang rito ang pangalan. Hiniling rin ng manggagamot na ibulong rin iyon sa asawa ni Ian at nagulat ito dahil kamag-anak pala nila ang may gawa nun. Ayon kay Marta na asawa ni Ian, minsang nainsulto raw ni Ian ang taong yon. Ngunit imbes na humingi ng pasensya ay sinabihan pa itong wala raw mararating ang negosyo nito kung ikukumpara sa negosyong kanyang ginagawa. Hindi na nagbanggit pa ng pangalan itong si Martha at sinabing kakausapin na lang ang kamag-anak nilang yun
at hihingi ng dispensa sa nagawa ni Ian sa kanya, tsaka magpatawaran. Humingi rin ng dispensa ang naglagay ng kulam kay Ian at hiniling ng manggagamot na tanggalin lahat ng inilagay niya rito. Maayos namang sumunod ang napag-utusang kumulam kay Ian hanggang sa pakawalan na ito ng manggagamot. Bumalik sa normal si Ian at kaagad tinungo ng mag-asawa ang kanilang kamag-anak na naapakan ni Ian at humingi ng dispensa rito. At nagkasundo na nga ang dalawa. Sa kabila ng nangyari kay Ian, ay hindi pa rin talaga maalis ang ugali nitong walang preno ang bibig. Ganun pa man, ay nagpasalamat itong si Vince sa kanyang gabay dahil mali pala ang suspetsya nito na siya ang may gawa ng pagpapahirap kay Ian. Bagkus, siya pala ay pinoprotektahan lamang nito. Ngayon ay may sariling negosyo na raw itong si Vince. Nagbebenta ito ng mga iba't ibang kagamitan sa bahay online. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ni Vince ang kanyang gabay. Ngunit ramdam nitong palagi niya itong kasama at patuloy siyang pinoprotektahan. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa tunay na karanasan ni Lolo Boy, naganap taong 1961 sa Virac, Catanduanes. 19 na taong gulang noon itong si Boy at mayroon siyang kaibigang matalik na si Ben. Halos sabay lumaki ang dalawang ito dahil mga bata pa lamang sila ay palagi na itong magkalaro. Hanggang sa magbinata na nga itong dalawa. Palagi silang magkasama noon. May mga ibang kabarkada naman sila, pero sila talaga ang pinakasanggang dikit kumbaga. Malapit din si Boy sa pamilya ni Ben. Palagi nga yung nasa bahay nila at ganun din naman si Ben. Parte na nga ng pamilya ang turing ng pamilya ni Ben dito kay Boy. Ngunit ang takbo ng isip ng tao ay hinding-hindi talaga natin mababatid kung ano. Dumating ang panahon na si Ben ay kinailangan ng tumulong sa kanyang ama sa paghahanap buhay. Kaya minsan o dalawang beses sa isang linggo na lang sila kung magkita ni Boy. Tapos, kadalasan pa ay buong barkada ang kanilang kasama. Doon na nagkaroon ng hindi magandang takbo ang isip ni Boy tungkol kay Ben na hindi niya batid. May inililihim na palang inggit itong si Boy sa kanyang matalik na kaibigan na nooy wala naman ding ginagawang masama sa kanya. Nagsimula ang inggit nito nang nagkaroon na ng trabaho itong si Ben. Iniisip niyang yumabang ang kaibigan kahit wala naman talagang nagbago rito. Tapos, sa buong barkadahan nila ay kay Ben sila madalas humingi ng payo. Si Ben naman din kasi talaga ang mahusay pagdating sa pagbibigay ng payo sa mga problema ng kanilang mga kaibigan dahil busog rin sa pangaral itong si Ben sa kanyang mga magulang. Iniisip ni Boy na palagi na lang si Ben ang napapansin. Palagi na lang siya ang magaling. Hanggang isang araw ay nakarating sa pamilya ni Ben na may balitang kumakalat na sila raw ay pamilya ng mga mangkukulam. May isang pari raw sa malayong bayan ang napatay na ng mga ito at sila raw ay nagkukunwaring mga mabubuting tao. Ang punong mangkukulam raw sa kanila ay ang lola nito na si Nanay Isting. Si Nanay Isting ay isang kilalang manghihilot sa kanilang lugar, maging sa ibang karatig bayan. Marami na rin napagaling ang matanda at marami ang talagang naniniwala sa kakayahan nito.
Dagdag pa sa balitang nakarating ay si Ben Rao ang tagapagmana ng matanda sa itim na kapangyarihan nito. Itinanong ng tatay ni Ben kung kanino galing ang balita, ngunit hindi raw nila nalalaman kung kanino, basta na lang daw kumalat ito. Nanatiling tahimik ang pamilya nila Ben sa kabila ng mga kumakalat na chismis tungkol sa kanilang pamilya. Hindi nila ito pinatulan dahil naniniwala silang may kaakibat na karma ang ginagawang iyon sa kanila. Isa pa, kilala sila ng mga tao at alam nilang hindi basta-basta maluloko ang mga ito ng mga maling balita patungkol sa kanila. Nais nilang ipagkatiwala sa Diyos ang sitwasyong iyon at hayaan itong mahayag ang katotohanan pagdating ng panahon. Naisip ni Nanay Isting na isang masamang nilalang ang nagkakalat ng chismis tungkol sa kanilang pamilya. Pero wala pa naman itong alam na nakabangga niyang aswang, mambabarang o mangkukulam, kaya alam niyang wala siyang kaaway. Ibig sabihin ay hindi ito isang nilalang na may itim na mahikang taglay, kundi ito ay isa lamang ordinaryong taong nasa kanilang paligid. Wala rin siyang natatandaang naagrabyado nila o nakaaway, kaya natitiyak ni Nanay Isting na inggit ang pinaghuhugutan ng dahilan ng kung sino mang gumagawa nun. Ganun pa man, ay ipinagdasal na lang ni Lola Isting yun na kung sino man ang nagpasimula nun ay maliwanagan ang kanyang isipan dahil walang mabuting maidudulot ang manira ng kapwa, lalo na yung mga walang ginagawang masama. Isang araw ay may panibagong balitang kumakalat sa kapaligiran ang nabalitaan ng pamilya ni Ben. Natagpo ang patay ang ilang mga manok ni Mang Goryo na naninirahan malapit lang din sa kanila. At ang pinagbibintangan daw na may gawa ay isang aswang. At ang balitang kumakalat ay isa raw sa pamilya ni Ben ang aswang na iyon. Napipikon na si Ben sa kanyang mga nababalitaan, ngunit inaralan ito ng kanyang Lola Isting nang, "Ben, apo, hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa mga ganitong sitwasyon. Alam natin sa ating mga sarili na wala tayong ginagawang masama. Hayaan nating mahayag ang katotohanan. Kilala tayo ng mga tao at wala naman tayong mga naging kaaway mula nang nanirahan ang pamilya natin dito. Kung papatulan mo ang mga maling balita tungkol sa atin, ay matutuwa lamang ang gumagawa nito. Kaya ipagdasal mo na lang ang sitwasyon, apo, at manatili ka lang sa iyong mga ginagawa. Maliwanag ba ako?" Pangaral ni Nanay Isting sa kanyang apo na sumagot nang, "Opo, Lola. Pasensya na po kayo kung nadala ko ng inis. Hayaan niyo po, Lola. Ibibigay ko ang aking atensyon sa trabaho at aantayin ko na lang na ang Diyos ang mag-ayos ng lahat. Naniniwala po ako sa kanyang kapangyarihan na hindi mapapantayan." At numiti ang kanyang lola, tsaka ipinatong ang kamay nito sa ulo ni Ben at pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Ilang magkakasunod na araw ang mga nabalita ang mga alagang hayop na natatagpo ang patay at walang mga lamang loob. Isa sa mga mamamayan doon ang sumugod na sa bahay ni Ben at kinumpronta si Lola Isting na aminin daw kung sino sa kanila ang gumagawa ng pagpatay sa mga hayop dahil sila lang daw ang nababalita ang maaaring gumawa doon. Itinanggi ng matanda ang paratang sa kanila hanggang dumami na ang tao na nasa labas ng kanilang bahay. Pilit pinapaamin ng lalaki kung sino sa kanilang pamilya ang salarin sa mga pangyayari.
Inalabas ni Nanay Isting lahat ng miyembro ng kanilang pamilya at kumuha ito ng mga kagamitan at mga sangkap na inilagay niya sa isang bao at kanyang sinunog. At sinabi niya sa harapan ng maraming tao na, "Ito ay pantaboy sa mga aswang. Kung sino man sa amin ay aswang, dapat ay hindi kami makakalapit rito. Ngayon, kung mayroon man aswang rito na kasama ninyo, makikita nating lalayo yun dito." Isa-isang nilapitan ng matanda ang mga taong naroon hanggang lahat ay matutukan niya ng baong kanyang bitbit. Ngunit wala namang umiwas rito. Maraming naniwala sa matanda, ngunit may ilan pa ring duda sa kanyang ginawa at hinuhusgahan pa rin ang kanilang pagkatao. Hanggang may mapansin siya sa di kalayuan na isang matandang babaeng nakasuot ng purong itim at nakatalukbong ng belo ang lumalakad papalayo habang masama ang pagtitig sa kanya. Doon na nagkaroon ng ideya ang matanda na maaaring mayroon niyang masamang nilalang ang nakapasok sa kanilang lugar. Isang gabi, naglalakad pa uwi itong si Boy. Umekstra yon ng pagkakargador, mga bandang alas 9:30 na ng gabi yun at wala nang makikitang tao sa labas ng kalsada. Nang sa di kalayuan ay napansin ni Boy na may papasalubong sa kanyang direksyon na isang matandang nakaitim na nakatalukbong ng belo. Nagpatuloy sa paglalakad si Boy hanggang makalapit na siya sa matandang nasa kanyang harapan na nooy huminto sa paglalakad. Tinitigan ni Boy ang matanda at nagsabing, "Makikiraan ho, Nay." Isang matalim na pagtitig ang isinagot nito at ngumanga kasabay ng pag-agos ng malapot nitong laway. Doon na rin biglang umalingasaw ang napakabahong amoy ng matanda na sa paglalarawan ni Boy ay maihahalin tulad sa mantikang paulit-ulit na pinagprituhan ng isda tapos hinaluan ng dumi ng baboy. Ganon daw kabaho. Tatakbo na sana papalayo itong si Boy. Nang pagtalikod niya ay naramdaman niyang nakakapit na sa kanyang kanang braso ang matatalas na kuko ng matanda. Naramdaman niyang bumaon na ang mga ito. Naiyak na sa labis na takot si Boy at tuluyan ng naihi sa kanyang salawal. Sumisigaw ito ng tulong ngunit walang makaririnig sa kanya dahil ang kanyang dinaanan ay isang halaman ng malayo pa sa mga kabahayan. Sumigaw na si Boy ng nanay at tatay sa labis na takot at kawalan ng maisip na gagawin para makaligtas sa pag-atake sa kanya ng isang aswang. Ang tunay na aswang na gumagawa ng mga bagay na ibinibintang sa pamilya ng kaibigang kanyang kinainggitan. Hanggang sa bigla na lang narinig ni Boy na tumili ng ubod ng lakas ang aswang na may hawak sa kanya. Sobrang sakit nun sa tenga. Pakiramdam ni Boy ay nagdugo ang tenga nun sa pagtili ng aswang. At naulit pa ang pagtili na tila sakit na sakit ito. At paglingon nitong si Boy ay nakita niya ang tatay ni Ben na si Mang Santi na may hawak na buntot pagi. Siya pala ang humataw sa aswang na iyon kaya nagtitili sa sakit. Akmang hahatawin pa ito ni Mang Santi nang bumitiw na ang aswang na akmang tatakbo. Ngunit sumalo pa muli ng sandakot na asin na inihagis ni Nanay Isting. Naglulupasay ito bago pa tumakbo ng ubod ng bilis
na parang lumulutang lang sa hangin. Sinigawan pa ito ni Mang Santi nang, "Huwag ka nang babalik dito! Dahil kung hindi, ay hindi kami magdadalawang isip na tapusin ka! Kilala ka namin!" Itinayo ni Nanay Isting ang nanlalambot na si Boy at tinanong ito, "Anong ginagawa mo rito, iho, mag-isa ng ganitong oras?" Hindi makapagsalita si Boy na tila hindi makapaniwala sa mga nangyari. Kaya dinala muna nila yon sa kanilang bahay tsaka ginamot ang sugat nito. Matapos yon ay inihatid na nila yon pa uwi kasama si Ben. Bago makarating ng bahay nila Boy ay muling natauhan ito at doon humingi ng patawad at nagpasalamat sa pagkakaligtas sa kanya. Inamin nitong siya ang nagpakalat ng mga balita tungkol sa pamilya ni na Ben at dala raw yon ng pagkainggit niya sa kanyang kaibigan. Hinawakan ni Nanay Isting ang magkabilang pisngi ni Boy at sinabihan itong, "Boy, apo, pinapatawad ka na namin. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay nalaman na natin kung sino ang punay na kaaway nating lahat. Sana nga ay huwag na siyang babalik. Pero kung sakaling bumalik man siya ay dapat nakahanda tayong lahat. Huwag mo nang gagawing magpagawi pa sa kalsada mag-isa, maliwanag ba?" Tumango habang umiiyak itong si Boy na sobrang makukonsensya sa kanyang ginawa. Bigla nitong kinuha ang dalawang kamay ng kanyang kaibigang si Ben at humingi ng tawad. Inalis ni Ben kaagad ang pagkakahawak ni Boy sa kanya at saka niyakap ang kaibigan. "Oo Boy, ayos na yun. Huwag mo nang isipin, pinapatawad ka na namin. Naway marami tayong natutunan sa nangyari." Ika ni Ben rito. Hanggang makarating na sila ng bahay ni na Boy at ipinaliwanag ni Boy sa kanyang mga magulang ang nangyari matapos siyang maihatid ni Nanay Isting. Lumipas ang mga araw ay isang panibagong balita ang kumalat. Isang dayong aswang raw ang may gawa talaga ng mga pagpatay sa mga hayop at ang pamilya ni Nanay Isting ang kumalaban at nagtaboy rito. Kaya hindi na muli pang naulit ang pagpatay sa mga alagang hayop sa kanilang lugar. Muling bumalik ang tiwala ng tao sa pamilya ni na Ben at humingi rin ng pasensya ang mga taong hinusgahan sila ng dahil sa mga maling balitang ang pinagmulan ay isang matinding inggit. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay ibinahagi ni Manuel na karanasan ng kanyang tiyo pitong na naganap taong 1974 sa Kabangkalan, Negros Occidental. Nang mga panahong to ay may isang kaibigang matalik itong si tiyo pitong na nagngangalang Sito. Si Sito ay isang maagang nagretirong Air Force noon. Mabait naman itong si Sito, ngunit hindi may tatago ang kayabangang taglay nito. Sa tuwing lalabas ito kasama si Tiyo Pitong, ay palagi nitong daladala ang kanyang baril. Kaya naman sa tuwing nasa inuman, ay napakainit ng mata nitong si Sito. Kapag mapapaaway ito, ay kaagad nitong hinuhugot ang kanyang baril sa may tagiliran at walang habas na manunutok, kaya marami rin ang ilag sa taong si Sito, lalo kapag nakakainom. Hanggang sa yayain ni Tiyo Pitong itong si Sito na dalawin ang kanyang ina sa Kabangkalan Negros. Walang tanggi itong si Sito dahil gustong gusto nito ang magpunta-punta sa mga iba't ibang mga lugar.
Hindi kasi nito gustong napipirmi sa bahay. Mula Bacolod ay bumiyahe ang magkaibigan papuntang Tabangkalan. Habang nasa biyahe ay nagbilin si Tio Pitong kay Sito ng Pag nando na tayo sa Kabangkalan, relax ka lang ha. Huwag masyadong mainit kasi medyo delikado rin dun. Hindi sa tinatakot kita pero wala kasing magagawa yung dala mo. Natawa si Sito sa sinabi ng kaibigan at sumagot ito ng Pitong, alam mo naman diba na kahit saan tayo makarating ay walang nakakagalaw sa atin. Basta dala-dala ko to, diba? Sa atin sila dapat magingat. Sagot ni Sito. Muling nagsalita si Tio Pitong ng Hindi mo naiintindihan, Sito. Walang silbi ang bahala mo sa mga pwedeng peligro sa lugar namin doon. Mga aswang ang tinutukoy ko. Mga manlalason, barang, ulam at iba pang mga nilalang. Dagdag ni Tio Pitong. Muli lang pinagtawanan ni Sito ang kaibigan at umiling-iling ito saka nanahimik habang nakangiti. Nang makarating sa bahay ng ina ni Tio Pitong ang dalawa ay sinalubong ng yakap ito ng kanyang ina. Halata mong matagal itong hindi nagkita. Naroon din ang pangalawang asawa ng kanyang ina na kanyang amaing si Mang Obet. Maaga kasing namatay ang tatay ni Tio Pitong, kaya muling nag-asawa ang nanay nito, ngunit hindi na muling nagkaanak pa. Maayos naman ang relasyon ni Tio Pitong at amain nito. Nagmano pa nga si Tio Pitong at tinatawag niya itong itay. Nakapangasawa at nagkapamilya si Tio Pitong sa Bacolod, kaya ito napalayo sa kanyang ina. Ipinakilala ni Tio Pitong ang kaibigan sa kanyang ina at amain. Inanyayahan muna nila ang mga iyong kumain at magpahinga sa loob ng bahay. Hinahapunan ay niyaya ni Tio Pitong si Sito na maglibot-libot sa lugar. Nagbilin din ito kay Sito na i-enjoy lang ang paglilibot at huwag masyadong mainit sa mga makakasalamuha. Ang mga tao raw kasi sa lugar na iyon ay talagang iba kung tumitig, lalo na kung isa kang dayo sa lugar. Tumango lang habang patawa-tawa pa itong si Sito. Sinimulan ng maglakad-lakad ng dalawa. Sa paglalakad-lakad nila ay may isang asong humarang at tumahol-tahol sa kanila. Binulyawan ito ni Sito. Ngunit hindi nasindak ang aso at patuloy lang silang tinahul-tahulan ng napakalakas. Nairita na itong si Sito, kaya pumulot ito ng bato at takmang babatuhin ang aso. Ngunit bigla silang nakarinig ng Subukan mong batuhin yan, dayo. Nang lingunin nila ay isa yung lalaki na nakatayo sa loob ng isang bakuran at matalim na nakatitig kay Sito. Sa'yo ba to? Itali mo nga ang alaga mo. Baka makakagat to, mukhang wala ka namang pambayad pang pagamot. Panghiinsulto ni Sito. Inaawat-awat siya ni Tio Pitong, pero hinawi ito ni Sito. Muling nagsalita ang lalaki ng Anong pinagmamalaki mo? Yang nakasukbit sa tagiliran mo, walang silbi yan. Hindi ako natatakot sa daladala mo. Wala kang nalalaman. Ika ng lalaki. Mas lalong uminit ang ulo ni Sito, kaya hinugot niya ang baril at itinutok sa lalaki at sinigawan ito ng Ah, talaga? Hindi ka takot? Eh kung pasabugin ko yung bungo mo, ha? Ano? Maangas na sagot ni Sito. Hinila na ito ni Tio Pitong at humingi ito ng dispensa sa lalaki
habang hinihila-hila papalayo ang kaibigang patuloy na tumatalak. Nang makauwi at maghahapunan sa bahay ng nanay ni Tio Pitong, ay patuloy na nagsasabi-sabi itong si Sito. Sinenyasan nito ni Tio Pitong na tumahimik na at baka marinig ito ng kanyang ina. Sumunod naman si Sito at doon na nga tahimik na kumain ang dalawa. Nang matutulog na ang dalawa, ay binuksan ni Sito ang bintana ng kwarto na isinara ni Tio Pitong. Sinabihan nito ni Tio Pitong na isara ang bintana, ngunit naiinitan daw si Sito at sinabi pang wala namang papasok o gagalaw sa kanila ron, kaya ano raw bang nakakatakot sa pagbubukas ng bintana. Wala nang nagawa itong si Tio Pitong sa kakulitan nitong si Sito, kaya hinayaan na lang niya ito. Sa kasarapan ng tulog ng dalawa, ay nagising si Tio Pitong sa malakas na sigaw ni Sito. Pagmulat nito, ay nakita niyang nakikipagbuno itong si Sito sa isang kung anong nilalang. Nakatutok ang baril nito roon at pilit na kinakalabit ang gatilyo, pero hindi ito pumuputok. Nang titigan ni Tio Pitong ang nilalang, ay nakita niyang isa iyong napakalaking aso. Nakapasok sa bintana ang malalaking mga kamay nito. Naghahabaan ang mga kuko ng nilalang. Tumutulo ang malagkit nitong laway na nakakapit sa mga nakalabas nitong mga gahiganting titilos na mga ngipin at kulay dilaw ang nagbabaga nitong mga mata. Umiiyak sa takot at sigaw ng sigaw si Sito. Nataranta noon si Tio Pitong at kasigaw na humingi ng saklolo sa kanyang ina at amain. Pagpasok ng dalawang matanda sa kwarto, ay mabilis na hinataw ng buntot pagi ni Mang Obet ang nilalang. Ngunit mabilis itong bumitaw kay Sito at tumakbo na papalayo ng ubod ng bilis. Patuloy sa pagsigaw at nanginginig sa takot itong si Sito na tumakbo sa isang sulok at patuloy na umiiyak. Naghalo na rin ang luha at uhog nito. Halos lumuwa rin ang mga mata niya sa labis na takot. Pilit na pinakalma ni Tio Pitong at ng dalawang matanda si Sito, ngunit para itong nababaliw. Hindi na sila natulog pa at binantayan na lang si Sito magdamag hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan ay nagpa siya nang iuwi ni Tio Pitong si Sito. Medyo nakakausap na nila ito at pakiwari ni Tio Pitong ay bumalik na sa normal ang kaibigan. Nang makauwi na sila, ay nagpaalam na itong si Sito sa kaibigan na uuwi na, kaya naghiwalay na muna ang dalawa. Ilang araw ang lumipas. Nagtataka itong si Tio Pitong kasi hindi nagyayang lumabas si Sito. Naisipan itong bisitahin si Sito para yayaing mag-inom. Pagdating nito sa bahay ng kaibigan, ay galit na sinalubong ng asawa ni Sito na si Carmen itong si Tio Pitong. Anito, mula umuwi raw si Sito galing sa lugar ng ina ni Tio Pitong, ay may kakaiba na raw rito. Sa tuwing makakakita raw ito ng aso, ay para itong takot na takot at nagsisisigaw. Tumatakbo raw ito sa sulok at nag-iiyak. Tapos, hindi na raw nila makausap pa ito ng matino. Minsan, bigla-bigla na lang daw iihi sa salawal ng walang dahilan. Parang nawala raw ito sa sariling katinuan. Gusto sanang silipin ni Tio Pitong ang kaibigan, ngunit hindi na ito pinayagan pa ni Aling Carmen. Bagkus ay ipinagtabuyan siya nito.
Ayon na ang huling punta ni Tiyo Pitong sa bahay ng kaibigang si Sito. Dahil makalipas ang isang linggo, ay nabalitaan na lang nitong umanaw na ang kaibigan. Nagbaril daw ito sa sarili habang nagkulong sa kwarto. Ibinaling ng pamilya ni Sito ang kanilang galit kay Tiyo Pitong hanggang sa nagpa siya nang umalis doon ang pamilya ni Sito. Ayon kay Manuel, bago mamatay si Tiyo Pitong, ay hiniling nitong hanapin ang pamilya ni Sito at ihingi ito ng tawad sa kanila. Hindi na kasi kinaya ng katawan ni Tiyo Pitong ang sakit nitong kanser sa buto, kaya ipinag-utos na lang niya yon sa kanyang panganay na si Kuya Andong. Naihingi naman daw ng tawad ni Kuya Andong ang ama nito nang mahanap nito ang pamilya ni Sito doon lang din sa may Bacolod. May sakit na rin daw noon si Aling Carmen nang makausap nito. Di man inabutan ni Tiyo Pitong ang kapatawarang ibinigay ng pamilya ni Sito, ay batid nilang nakaabot ito sa kanya kung siya man ay nasaan.